Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Malapit na po akong matapos mag-impake. Sobrang excited lang po talaga ako. Yun nga po, ito po, tinitingnan ko po yung aking backyard. O diba? Nahiya din po kasi ko doon sa magulang po ng taga-relaxing Finland. Siyempre, bahala nga po ko ibili ng greenhouse. Sobrang na po ako nahihiya kasi marami na rin po silang binigay na tulong po sa akin. Hindi naman po sila nagbibilang kung ano po natulong po sa akin. Kaya po ako sobrang nahiya kasi alam nyo po, nabibigay po kasi siyempre sa kanila ng libreng service, tumutulong po sa bahay nila, minsan po sa pagka-garden, pag magluluto, tuturuan ko po sila, magbibigay po ako ng pagkain, nagtutulungan po kami. Pero binabalik po naman nila sa akin, sobra-sobra. Kaya sobra po nga sabi ko, wag na lang po akong ibili. Ako na lang po ang bibili. Totoo po. Hindi, nakakaya po talaga kasi ayoko pong maging abusado. At alam ko na po nararamdaman po nila yun. Kasi sabi ko po, ako bibili, please wag na lang po akong ibili. Sabi nila, sigurado ba ako? Sabi ko, sisips ko, kung pipilitin niyo ako, sige kayo, hindi. Hindi siya. Sabi ko, hindi. Ako talaga, bibiling ko po yung ordinary, yung plastic po yung cover nito. Para natatanggal ko po bago mag-winter. Kasi pag ganito po kasing stable, yung maintenance din po kasi medyo mahal. Yung plastic po natatanggal niyo po, saka nalilinis. So, bibiling ko yung plastic, halos ganito rin po yung size. 190 centimeters by 120. May nakita na po ako sa sa website. Ganito rin po ang itsura. Pero ang frame, hindi ko lang po alam kung green black po yata. Mas maganda po black. Ayan. So, samahan po ninyo ako. Titingin po tayo sa gardening section kasi nag-uumpisa na rin po magbenta ng mga gardening tools. O, di ba? Titingnan ko pa po ano po pwede kong bilhin. Sobra po akong na-excite. Ang ganda po tingnan itong pagkakadesign ko. Yung damo po na yan, hindi rin po ganyan yan. Nausad ko rin po yan. Yun po. Ilagyan ko lang pong damo para po malinis po tingnan, di ba? Ito po yung damo po talaga, guys. Microsoft Word po, Microsoft Word 360. Latest po ang ginamit ko po dito. Tinulungan din po ng taga-relaxing Finland about dito po sa Microsoft Word. So, tutulungan po kaming magbayad din. Actually, wala po pala akong bayad. Sorry. Package po pala to. Bayad na po pala. So, pinagagamit po nila ako, di ba? Pero, yung paggamit naman po, limited naman po kung ilang pong computers ang pwedeng gamitin. Yun po. Paano po, samahan po ninyo ako. Tara, maningin po tayo ng mga gardening tools. Nako po. Ang temperature po ngayon, minus 19. So, wala pa pong masyado umorder po ng mga halaman. Baka next month pa po. Opo. Pero pag naglagay po sila ng mga halaman next month, mga lalagay po sa indoor yung mga seedling, ibig sabihin mga punla po katulad ng mga kamatis, sili, yun po. Kasi iba may mga greenhouse, kaya advantage na rin pong bumili ng greenhouse. Diyo, nakaka-excite po talaga. Ayan po, dito na po tayo sa shops. Naku, napakaganda po diba ng setup. Ito po, $39.90 sa ibang shop po, €80. Bibili po ako nito. Naku, pagpapatubo po ang pechay sa akang pong. Napakaganda po ng mga arrangement po din nila sa mga gardening section. Talagang ang linis po. Ito po trellis, balag, $4.90. Hindi na po masama yan kasi treated po, hindi po aanayin. Tapos yung mga pataba, ito po yung maliit na version ng bibiling ko, nasa ilalim. Ay nako, kaya nakakaba po akong mga idea dito pag pupunta po ako dito sa gardening section. At ito naman po yung mga raised bed, yung mga kahon na nilalagay po sa ground ng pagtatanim. $14.90 po isang seat. Mura na po yan kasi kukumpara po, diba? Yung ako na pong kumpara sa Pilipinas kasi presyo po ng kahoy sa Pilipinas, halos ka presyo po ng kahoy dito. Hindi ko po maintindihan. Sorry po, sorry, mali po ako. Hindi ko rin po sarili kasi marami po palang puno po dito, kaya mura po. Ito pong maganda. Ito po gusto ko mo lagi sa terrace. Ano po siya, preparation for gardening. Lagay yan ng tools kung magpapalit kayo ng lupa, ganyan. Ergonomic po nakatayo. Ibig sabihin, hindi po sasakit yung mga balakang po ninyo. Yun. Sa pagyuko-yuko. Kung maghalo po kayo ng mga pataba, maganda po yung ideal. Kaya sa Pilipinas, magandang idea din po yan.
kung nasa small space po kayo, kahit malaking space, maganda po yan. Siyempre, kung malaking space, meron naman kayong malaking ground, nagpaghahaluan, ipapalayan po ninyo, di ba? Pero sa mga space, napaka-ideal po nito. Ang galing po ng mga setup po nila, di ba? Small space talagang na namamaximize nila yung idea. Hinihingal ako sa excited. Ayan po, kukuha na po tayo ng greenhouse. Ito po yung bibilin ko. 190 by 120 cm. Malaki din po ito. So may dalawang patungan po sa bawat side. Yan. Yung isa po kasi bibili ko dapat 80 euro. Apat po yun. Pero wala pong istang ngayon dito sa Finland. Ito lang po meron. So kukuha na po ang isa. Ayan, nakakuha na po ang isa. Bakit po nagmamahadali ako? Siyempre iba pa sa inyo, tatabihin eh. Sa paglipat mo na lang ikaw bumili. Eh, ganun ang gawin. Hindi, siyempre po. Para dire-diretso na po yung kilos, hindi na po pupunta kung saan-saan. Kasi pag season po, naku, ang dami pong namimili sa garden. Siyempre, sa pandemic, ingatan po natin, ang kalusugan po natin, di ba? Yan. Ang ganda po ng packaging. Excited na excited lang po talaga ako. Nakaka-relax po dito kasi kompleto na po yung mga gardening tools po nila dito. Talagang naka-display na po. At maganda po ang presyo dito. Hindi po katulad sa ibang shop. Kasi po dito talagang malaki. Malaking space. So yung rice bed po, ito po yung sinasabi ko po sa inyo. Yan. Pag nasa ground po, ito pong mga kahoy po na to, protected na po yan. So hindi na po yung naanayit. So may metal po sa gilid. Iba't ibang sizes po, iba't ibang kulay. Depende po sa preference niyo. So sa Pilipinas naman po, siyempre tayo mga Pilipino, magaling sa invention, di ba? Pwede natin gawin yung gilid, bato, kawayan, yung mga kahoy na nabubulok. O kaya mga plastic bottle, hilera po natin, lagyan natin buhangin sa loob. Pwede rin po yun. Ibig sabihin po nitong raised bed, yan. Para po siyang kama, di ba? Pwede pagpatong-patungin. Para doon po sa mga ibang nagkakaidan na, para hindi po sumakit ang likod. O po, yun. Yan po yung purpose po niya. Pwede pagpatong-patungin. So, hindi po masyadong mababa. Hindi po na kailangan yung muko. Sa kagandahan po dito, hindi na po kailangan magdamo-damo sa gilid. O po, nakokontrol po yung kasi yung damo. Di ba? Saka maganda pong tignan sa bakuran. Mukhang nagyayaman-yamanan yung ano nyo, yung garden. Meron po ditong mga coconut peat. Ito po yung mga pinulbus po na coconut lumber. At pinagsama-sama, meron pong nilagay na glue para mamuli pong ganyan. Alam niyo po ba yung bao? Yung mga bao po. Ayun po ang pinakamagandang paggamit po sa pagpupunla. O po, matagal pa pong mabulok. Maghanap lang po kayo ng patungan. O doon sa mga nagkakain ng nyug sa palengke, wag nang itaas ang presyo ng bao. Ha. Iba libre, baka naman gawin nyo ng 5 piso. Isa, hindi nyo. Hindi po yung bao po talaga, maganda po talagang punlaan po. Yung may mga butas, kahit butasan nyo rin po yung walang butas. Napaganda po ng bao, hanap lo kayong patungan sa lupa. O kahit po sa, hindi sa ground, kahit hindi sa lupa, maghanap lang po kayo ng maayos na patungan. Iba po, gumagawa na sa gilid ng kawain tapos nilalagay po yung mga bao. Opo. Basta kung mayroon lang naman po kayong makikita sa probinsya po, sa may mga kooperahan, yung mga bao. Naku, yun po magandang punlaan pang seedlings na mga gulay. At syempre, kung mga vloggers naman kayo at mga nag-inerte kayo sa mga pang-IG, hindi naman nag-inerte yung vloggers. O pinagyayaman, meron din mga metallic pang seedlings, pang pula. Pero hindi ko po gustong ito sa Pilipinas, hindi po advisable. Ito po okay po kasi hindi masyado ngayon nakalawak. Sa Pilipinas po hindi. Kasi yung humidity po sa atin, di ba, yung singaw, madali pong kalawak. Dito hindi po matagal. So, sa may mga plastic na naman, meron din parang mini greenhouse. Sa Pilipinas, hindi nyo pa kailangan bumili ng kanto. May greenhouse, yung mga malalaking plastic bottle po, saka yung mga sirang mineral water, pwede po kayong ganun, hatiin nyo lang po sa gitna, gawa po kayong parang mini greenhouse. Yan, alam nyo naman ba tayong Pilipino madiskarte? Isipin din po natin pag recycle, hindi po puro ka-art yan sa pag-garden.
Hindi na po yung kaartihan po sa pag-garden, inisip ko dahil bibili ko na maganto. First time ko na po bibili ng greenhouse. At yung bibili ko pong mini greenhouse na pinakita ko po sa inyo na 39 euro. First time ko pong bibili. Siyempre, kumikita na yun naman po paminsan-minsan. Kailangan naman po, gusto ko pong mabuhay at enjoy yung sarili ko po, di ba? May clip pong buhay. Kaya enjoy siyempre. Pero hindi naman yung total enjoyment na ubus-ubus biyaya. Maya-maya, nakatunga nga, di ba? Tapos wala nang ulam. Magarbong-magarbong nga bahay. Wala nang ulam. Wala nang makain. Huwag naman po dumating sa ganun na puro karte. Ana? At isa pong tip. Dito po may tinitinda. Parang kulambo po ito. Yan, parang kulambo. Sa Philippines, alam niyo po ba, magtanim lang kayo sa mga garden plot. Tapos lagyan niyo po ng kulambo. Hindi na po siya magkaka-insekto. Opo, maganda po yun. Para po siyang mini greenhouse na poprotektahan po sa insekto. Pero wag naman kayo maninigarilyo at may kulambo na tuklob yung mga garden nyo. Baka pati kayo eh. Hindi nga nasunog yung mga tanim nyo sa araw. Kayo naman nasunog. Pag magagarden po, iwas-iwasan po ninyo ang pagsisiga at paninigarilyo. Lalo na may mga plastic po na nga mga nakapaligid at may mga tuyong dahon. Ingat-ingat din po tayo. Opo, alam niyo na po sa Pilipinas ngayon, yung mga basura ay bawal na pong sunugin. May batas po ah, baka magamulta at baka may mga inggiterang kapitbahay na gagandan sa mga garden nyo at bigla kayo magsiga ng mga basura at report kayo, di ba? Kaya ingat-ingat din, best friend. Ito naman po, mga protection pang indoor. Bibigyan ko po kayong mga ideas. Yung mga plastic bag po sa palengke, di ba? Makikita po niyo sa mga grocery shopping. Sa mga grocery shopping bags, di ba? Sa mga malls. Pagpupunta po kayo sa gardening section, meron po mga parang shopping bags na mahal na pang garden. Pero pumunta na lang po kayo sa mga grocery store, bumili po kayo ng mga dark color. Gawin niyo pong taniman po yun. Kaysa bumili po kayo ng mga plastic na itim, yung pang garden po talaga, di ba? May kamahalan na yun. Yun po yung mga galing sa palengke. Doon na lang po kayo magdanim, makakasave pa po kayo ng pera at space. At planuhin nyo rin po kung paano nyo ilalagay sa inyong bakuran. Hindi naman po importanteng magandang maganda. Importante po malinis ang inyong bakuran, maganda at maayos ang pagkakalagay po ninyo. O pa sabihin nyo, hindi maganda yung plastic na yan. Eh kung hindi naman kayo naglilinis ng bakuran, wala talaga maganda. Kung malinis ang inyong bakuran at kung ano po nakalagay dyan, mga naka-recycle, okay na okay po. Sa taong maparaan at sa taong masipag at malinis sa kapaligiran, may pagkain sa pagkainan. O, diba? May tugma. Minsan sa gardening po, ang garden po ninyo nalagay sa terrace po, balcony, naiyayaman-yaman. Kahit hindi naman po eh, pwede po kayong gumawa ng mga boxes na pwedeng upuan. Pwede rin po gawa sa kawayan, sa mga recycle. Tulad po nito, upuan. O pwedeng box, pwedeng upuan, di ba? Hindi naman po kinakailangan balutan ng fabric. Siyempre, may extra kayong tela, balutan po ninyo ng tela. O di ba? Napakasimple. Siyempre, kakaibiganin nyo po yung mga marunong manahi. Siyempre, para makalibre kayo, di ba? Okay, pamirianda po nyo. Bigyan nyo nyo ng ano, isang tangkas na talubos ng kamote. Dalawang pirasong ampalaya, o di ba? Di sa kapitbahay naman po eh, basta ganun eh, may konsiderasyon. Hindi na kayo sisingilin. Kailangan maging kaibigan po kayo. Yun, pakikasama, di ba? At kung batugan naman at kung batugan naman talaga kayo, eh, bilhin nyo na lang yung mga artificial plants. At kunyari, eh, magpo-post kayo yung mga tanim kong halaman. Hindi naman tanga yung mga nakakakita. Siyempre, yung mga plastic yung halaman. Hindi, joke lang po yun. Siyempre, kung sa loob po ng indoor, may mga halaman na kung lagi naman kayong nasa bahay, yung mga totoong halaman po lagi. Siyempre, kung gusto nyo naman na medyo green, kasi ang green po, nakakabigay po talaga, nakakapag-relax po ng kulay. Pwede rin po yung mga ganyan artificial na halaman sa loob ng bahay. Nakaganda rin po sa paningin po yun. Siyempre, lalo na kung wala kayo sa bahay, nakaka-relax po talaga ang green na color, lalo na yung mga artificial plants. Yun. Kung nasa indoor naman kayo, hindi naman kinakailangan may butas ang mga paso. Ito po, walang butas. Katulad ng mga succulents, hindi naman po kailangan laging dinidilig po. Pero kailangan, tatapat nyo naman sa liwanag. O kaya tatapatan nyo po ng ilaw ang inyong mga succulents. Tatanong nyo, ilagay nyo naman sa maliwanag yung succulents po ninyo. E may humidity sa Pilipinas, baka na natigok. I-spray, i-sprayan nyo naman po. Kahit 1,
or 2 times a week ang inyong succulent. Sa inyong shower room, wag po sa inyong kwarto ha. Yun. O kaya sa lababo, bigyan nyo po ng spray. Huwag nyo po basang-basa, spray lang po konting spray. Yung pong gusto ng mga succulents. Yun. Saka bibili nyo pong lupa sa mga succulents, yung mabuhangin, dahil yun pong gusto nila. At kailangan wala pong insekto. Paano po mamamatay insekto? Lagi po sinasabi, yung lupa, lagay nyo po sa plastic bag, lubog nyo po sa mainit at tubig, lagyan nyo po ng bato. Overnight po, at yung lupa po na yun, magagamit nyo na sa indoor at wala ng insekto. Ayan, mamamahinga po muna ako sa kakadaldal. Ayan, ako po, ang ganda po diyo. Tatanim ko po dito. Ayan, laki po yan, laki yan, yan, yan. Tangkong sa pechay. Naku po, makakapagpatubo na po ko ng old pechay dito sa semi greenhouse. Hindi po kasi nabubuhay sa labas eh, kahit na mainit. Kasi wala pong humidity, napaka-dry po ng temperature. Ang lilit lang po ng tubo ng pechay at tangkong dito. Kaya kailangan po talaga ng greenhouse. Ganda po, diyo, naku. Sa iba po, 80 euro po ito. 90. Ito po, less than 40 euro. Ay, naku, sayang po talaga. So, ang presyo po nito, nakalagay po dyan sa display nila, 39 something. Ngayon, sinasabi po nila, nung nasa cash register, 59 something. So, huminto po ako dito. Kasi sabi ko, ayun nakalagay sa display nyo. Saka dun sa price list po nila, walang size. Eh, wala po silang display po nito. So, yung isa pong ano nila, sales representative, kinuha po ito sa storage kasi wala po silang display. So, nung babayad na po sa cash register, sabi nila, 59 something. Sabi ko, walang size doon. Pero magkaiba din yung code. Eh, dun sa display, wala din pong code na nakadikit po sa malaking box. Malaking box. Dito po kasi, paano po yung presyo na ilagay po ninyo doon sa product, yung po ang babayaran po ninyo. So, hindi naman po nakikipag-himagsigan, nakikipag-protest. Nasabi ko po na, kung ano yung nakalagay na presyo doon sa display ninyo, yun ang babayaran ko. So, hintayin ko po yung manager na ang babayaran ko lang dito ay dapat 39 something. O, diba? Meron po po tayong eksena ngayon, pero hindi naman po dito nakikipag-away. Hinihingal ako. Nakuha naman po sa magandang usapan. Labas itong siya, paigot-igot. Opo, sa tingin ko naman, bibigay po nila ito sa 39.90. Hindi po sila pwedeng manloko ng kapwa. Siguro na kamali lang yung displayer, natanggalin yung mga labels ng nakadisplay. Siyempre, hindi rin po maganda sa customer po, hindi ba? Masisira po sila doon. Nanalo pong demonstrasyon natin. Hindi, binayaran ko po yan, 39 something. Kasi nagkamali po sila. Eh, wala po kasi silang display doon sa pinagpuntahan po. Yung display po, 1. Pero doon sa shelves na pagkukuha po nito, wala pong nakalagay. So, kumuha pa po yung lalaki ng isa. Tapos nakita po nila yung code, iba po pala. Yun. So, ngayon, inayos po nila. Nagsorry naman po siya. Siyempre, nagsorry din po ako. Siyempre, hindi naman po natin alam po, di ba, na ganito. Excited pa naman ako tayo. Excited nyo eh. Biglang nawala. Ito po, wag po kayong masyadong magdemonstrasyon. Hindi po naman katulad sa Pilipinas na pag mali yung nagtitinda, parang papag-aaring nyo na po yung isang establishment. Wag naman po gano'n. Kasi tandaan po natin yung mga sellers, nagtatrabaho din po sa mga shop. May binubuhay po silang pamilya. Wag po natin maliitin ang kanilang pagkatao. Ibase po natin sa sitwasyon sa binibili po natin. Huwag po natin sabihin silang tanga, bobo, o arrogante, o kahit ano pa po. Kahit na po gano'ng kainit ang ulo po natin. Minsan hindi natin magpigil ang sarili natin. Depende na lang kung nag-aamasona o nag-horimentado po yung mga sales. Kaya yung pwede kayong makipagsupa, sago pa. Yan, tara, uwi na po tayo at sobrang excited na po ako. Uwi na po tayo. Ang temperature po ngayon ay minus 23. Yung binili ko pong planter na parang mini greenhouse po. 10 pieces lang po yun. O, diba? Nagkamali po sila. Kaya ganun po talaga ibibigay po nila kung anong presyo po nakalagay po doon. So, nakorek naman po. Dito po talaga kailangan maging kalmado. Hindi yung pag nagre-reklamo kayo talaga yung pang-aaring yun ang buong mundo. Hindi po ganun. Ayan, nandito na po ako sa bahay at maingi po yung kapitbahay. Hindi. Ito po yung price ng 39.90. Yung nasa display po kasi malaki, di ba? So, ayan po yung 39.90. Chinek ko rin po. So, may pagkakamali po talaga sila. Isa lang po ito, single. Kasi yung 60 euro, double. So, yung double na display po nila, ang presyo 39.90. Saka hindi rin po nilalagay ang size. Saka wala pong enough description. So, tingnan naman po natin ang presyo po nung double.
Ito po yung nasa display po nila, double po, di ba? Yung opening po ng airflow. So, €59.96 euro po. So, napakalaking diferensya. So, pakikita ko po ngayon sa inyo yung resibo. Siyempre, nandun sa cashier, ito po yung binigay sa akin presyo. Kasi ang nakita po, €39.90. Sabi ko, bakit ganun? Mali na sa display. Ito ko lang po yung presyo. So, ang ginawa po nila para ma-fix. So, syempre, binayaran ko po muna €59.90. Tapos yung greenhouse po, €49.90 euro. So, €109.80 po, diba, ang total. Pero, meron po sila sa akin binigay na refund na €20. So, inayos po muna nitong resibo bago ko pong bayaran. Yun. So, ang binayaran ko na lang po, syempre, minus €20 po nitong €109.80. So, €89.80 na lang po. Kasi ito po ibig sabihin po nito, Vitus refund po yan. Refund €20. Yun. Ito pong cash po. Ito po binayad ko in cash. Hindi po in card. So, ang binayaran ko na lang po talaga. Wala po dito kasi yung total. Kasi cash po yung binayad ko. Binayaran na lang po €89.80. Yan, ayun po yung resibo. Kahit check nyo po sa Google ang ibig sabihin po nito. Vitus po ang pag-pronounce po dyan. Refund po yan. O, diba? So, nanalo po yung demonstration po natin. Hindi. Maayos naman po yung pakikipag-usap po dito. Kasi mababayad naman po talaga yung mga sales clerks po dito sa mga sales representatives. Kaya wala pong dahilan para magmatapang kayo. Kaya wag po natin i-compare. Sa Pilipinas po kahit na nagmamatatapang po yung mga nagtitinda at kung pagod sila, pagod din kayo, ay doon po magkakaroon ng gera. Ayan, okay na po. Ang ganda pong tignan, di ba? Sandali, susun po lang po. Ang ganda pong tignan, di ba? Kasi may flow po ng air sa gilid yan, saka din doon po, saka sa taas. So, hindi masosuffocate o ma-over po sa humidity. O sa sobrang singaw po yung halaman, baka mamatay po, di ba? So, yung hangin po, umiikot. So, ang purpose din po, parang mini greenhouse din po ito. So, itatanim ko po dito mga kangkong at pechay. Saka malaki po, di ba? Nakita nyo po kanina. Mamaya papakita ko po sa inyo actual. Tatayo po, pakikita ko sa inyo kung gano'ng kalaki po yung itsura. Ayun po, dito na po tayo sa bahay. Ito po yung box. Ang laki po. Saka mataas po yan kapag medyo mabigat din eh. Sobrang na-excited na po talaga ako sa pagtatanim. Mas maganda po talaga nag-ipon, di ba, bago maglipat kaysa pahirapan ko sarili ko kapag nabibili na. Paano po, marami salamat lang po sa inyo oras na inilaan sa pinanakalabay. Basta positive vibes, good vibes lang po tayo lagi. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!